Ay biglaan po, ha? Biglaang mga earthquake at fire drills ipinag-utos po ng DepEd. Kailan ba yun? Last week din, ay nagkaroon ng medyo may kalakasan na lindol dito sa Luzon. Tapos meron din doon sa Davao. Hindi ko lang alam, parang weekend ata. Nagkaroon din Sabado, kung di ako nagkakamali, nagkaroon din ng mga pagyanig dyan po sa Mindanao. So kailangan po talaga itong mga earthquake at fire drill, at ipinag-utos na nga po ito ng Department of Education. Batay po ito sa nilagdaan na DepEd Order Number 53, Series of 2022 ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pinaliwanag sa naturang department order na ang madalas at biglaang pagsasagawa ng earthquake at fire drills ay nakatutulong upang hindi makalimutan ng mga mag-aaral ang mga dapat gawin, lalong-lalo na sa mga aktwal na sakuna. Pagpaplano at pagpapatupad ng drills ay pangungunahan po ng school heads at school disaster and reduction management coordinators. Maliban dito, pinag-utos rin ng DepEd sa mga paaralan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, or Cavite, Laguna, Bulacan, na gumawa ng konkretong disaster plan sakaling magkaroon po ng magnitude 7 o mas mataas pa ng mga paglindol. Sa pag-iikot natin dati, di ba, nauso yung sinasabing the big one, nagkaroon ng kamulatan yung ating mga kababayan na sa posibilidad na magkaroon po ng the big one. Pinuntahan natin, no, di ko alam, 2019 ata yun, nakapunta tayo sa isang paaralan dyan sa Marikina na talagang hagip na hagip yung kanilang paaralan mismo. Nandun pa ang marker ng West Valley Fault, no? Nandun po yung fault line ng West Valley. At nagtanong tayo sa principal doon, meron na talaga silang plano, no? Every now and then, meron silang mga earthquake drills. At the same time, may mga kits na rin silang dala-dala. Dito sa Makati, ganun din. May mga kompleto rin yung kanilang mga kits. Parang kasama na sa ibinibigay ng pamahalaan. Lokal na pamahalaan. Meron din silang tawag nito, may mga helmet din, no, pambata. So may ibang mga paaralan na ready na, lalo na yung mga lugar talaga nila is malapit dito sa mga fault line. Pero hindi lang dapat sila, no, na malapit sa fault line, dapat maganda, dapat lahat, dahil hindi na natin alam kung kailan tatama itong ganitong uri ng kalamidad. Ayan. Kaugmay pa rin dito sa DepEd, itiyak na ang pondo para sa alternative system mula sa 2023 National Budget ang kay Senator Win Gatchalian. Ito'y matapos aprobahan sa Bicameral Conference Committee Report sa 2023 National Budget ang panukala na maglaan ng 562 million pesos sa ilalim ng DepEd budget para sa pagpapatupad ng mga programa sa ALS at sa provision ng mga learning resources. Ayon kay Gatchalian, sobrang apektado ang ALS program dahil sa pandemya, kaya nararapat lamang na bigyan ng suporta ang mga kababayang nais makapagtapos sa pamamagitan ng ALS. Claudine, ng naturang pondo ay ang transportasyon, ang teaching aid allowances sa mga ALS teacher at sa mga community ALS implementers. Ang 562 million pesos ay nakalaan sa ilalim ng flexible learning options. Ang ALS o ALS ay ang informal na sistemang nagsisilbing alternatibo sa formal na sistema ng edukasyon upang mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa edukasyon ang mga out-of-school youth o children in special cases at nakatatandang mga mag-aaral, kabilang na ang mga indigenous peoples at iba pang mga nangangailangang mag-aaral. Sa ilalim ng ALS, mapapaigtin din ang kanilang basic at functional literacy at life skills. Salamat at nakaikot tayo ng Bulacan. May isa pang pupuntahan, yung may Kawayan. Para hilo na ako, hindi ko na maalala. Okay, kasi nag-umpisa ako sa Nueva Ecija kanina, sa Muñoz, Talavera, Cabanatuan. Naglanding kami sa Doña Remedios Trinidad, Baliwag, Malolos, at mapupunta ngayon sa May Kawayan. Ma'am, ano sa magiging strategy po natin para maging malamakan yung DIY stores, yung ayun na nga yung pinaplano natin, kasi nga hindi normal itong mga pangyayari sa agrikultura, pati ang gasolina, yung mga presyo ng kuryente, kakaiba talaga. At pang buong mundo, hindi natin mahabol yung ekonomiya kung bakit nagkakaganon, pero at least yung sa agrikultura at pagkain, tutukan natin ang todo. Yun. So yun ang pakay natin ngayon.
na kahit papano tuloy ang Pasko, busog ang ating mga pamilya at may pang Noche Buena. May budget na po tayo man for 2023 lang sa Kadiwa. Oo naman, kasi kung tutuusin, ang tulong sa tao na diretso, iba't ibang uri ng ayuda, pumapatak ng 530 billion sa bagong budget ng 2023. Direkta to at puro diretso to. Iba dyan, transport subsidy, iba rice farmer subsidy, yung iba medical assistance, meron ring tupad yung cash for work, kabisado ng mga governor yan. At saka eto nga, yung AX at yung 4Ps, tuloy-tuloy naman yan, nadagdagan pa. Kaya eto, wala tayong magawa, sabi nung iba, bakit daw dole out? Ang akin naman, pansamantala lang ito hanggang makahanap ng maayos na trabaho at makarecover ng puspusan ng ating ekonomiya. Senator, na po magagawa ng gobyerno ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng commodity prices? Ito na po ngayon magpapasko? Well, eto nga, talagang medyo nahihilo tayo sa Department of Agriculture kasi paiba-iba, no? Yung sa isda, dati no import, tapos biglang can import, pati yung sa sibuyas, ganon. Kaya sana magkaroon ng mas malawakang plano at isatupad. Higit sa lahat, hulihin na lahat ng smuggler at lahat ng nagmamanipula ng presyo kasi hindi ka kapanipaniwala itong mga presyong taas-baba. Mabuti naman, pero para sa akin, tutukan muna natin ang presyo. Bilang dakilang Ilocana, abala ako sa presyo ng pagkain. Food inflation, masyadong masakit sa bulsa yan dahil para sa mahihirap, umaabot sa 60% ng gastusin ang pagkain. At umaabot na ng 10% ang inflation dyan. Tapos yung sa gasolina pa, nasa 13% ang transport cost increase. Saksakan ng taas. Sana pagtuunan muna natin ang pansin itong mga presyong to. Kung anong magawa, gawin na natin kaagad-agad. Pero sa okay, initial discussion sa Senate regarding the article,